Hello guys! Ayan, good day ulit sa ating lahat. At alam ko marami sa inyo ang nagtatanong at naghihintay para sa update patungkol kay Tala. Ayan, so kung mapapansin nyo ito yung kung kailan buntis si Tala. At kita natin na sobrang laki ng tiyan niya. Ayan, napaka-bilog. So, ina-expect ko ilan kaya yung magiging anak niya. Ayan. So, update ko kayo nung nagli-labor na si Tala. Ayan, nangyari yan nung January 23. Actually, guys, ano yan eh. Gabi, late night. Halos ano eh, di ako makatulog. Mga ano yan eh, 12 midnight. Mga ganun. Basta pa madaling araw na siya. Eh, sobrang antok na talaga ako niyan. Pero nakunan ko pa rin siya ng video. So, ayan, fast forward. Matagal po yung pagli-labor niya. Inabot ng almost 2 hours. Ayun, matagal po siyang nag-labor. At yan yung first na anak niya. Kung mapapansin natin. Ayan, meron na siyang dinidilaan. Ayan, so yan. Yan yung first kitten niya. Kulay gray. Ayan. Pero hindi siya solid gray. Hindi siya katulad ni Tuna na solid gray talaga. Pero, ayan, kung mapapansin nyo, medyo hinihingal pa siya. So, yan yung mga sinyales na nagli-labor pa siya. Kasi parang hinihingal siya. Ayan, at parang yung chan niya, ayan o, ayun, gumagalaw. So, ibig sabihin, meron pang kitten sa loob ng tummy niya. So, ayan. Pero sobrang antok na po talaga ako niyan, guys. Matagal niya nasundan kasi yan. Actually, nung ang next video ko niyan is paumaga na. Pero natulog ako eh. Natulog muna ako. Pero nasundan niya umaga na. Kaya ayan, nakunan ko pa ng video. So, yun pala guys. Dapat hawakan niyo yung chan niya ng maingat. At tingnan niyo kung meron pang kitten. Kung meron pa, hintayin niyo siyang manganak ulit. So, ayan, nanganak na siya ulit. Next is yung kulay cream. Ayan, medyo basa lang kaya medyo dark yung color. Pero cream po yung kulay niyan. So, dalawa na yung anak niya. Kulay gray, na medyo may pagkahalong white, tsaka cream. Ayan. So, akala ko meron pa siyang iaanak, kaya hinawakan ko yung chan niya. Medyo malaki pa kasi yung chan niya. Pero nung kinapa ko ay mukhang wala na. Wala ng kitten. Sabi ko, ang laki ng chan niya, pero dalawa lang yung anak niya. Ayun. So, ayan, nag-groom na lang siya, ginugroom niya. So, after manganak ng pusa natin, ginugroom niya yung mga kittens niya. At pati yung sarili niya, ginugroom niya rin. So, si Tala, kinain niya yung placenta, pinutol niya yung umbilical cord. So, magaling siyang nanay. Yun nga lang, ang problema kay Tala, naalala niyo dati yung una niyang anak, si Victor. Si Luna yung nagpapadede kasi hindi nagpapadede si Tala. So hopefully this time magpapadede na siya. Pero nakita ko naman marami siyang gatas eh. Kaya yun guys yung kahalagahan na pinapainom natin sila ng vitamins. Lalo na yung pampagatas. At pinapakain natin sila ng masustansyang pagkain. Kasi kailangan talaga nila yun para magpondo sila ng gatas. Dahil yun yung napakahalaga, kailangan makapag-take ng milk yung kitten mismo sa mother nila. Kasi, ayan, napapansin nyo, pinapa-dede na niya. Yan po yung mahalaga guys. Kasi kung hindi nagpapa-dede yung mother cat, delikado yun sa kitten. Kasi doon nila kinukuha yung lakas nila. At lumalakas yung immune system nila kapag galing mismo sa gatas ng nanay nila yung naiinom nila. Kaya minsan yung iba, kapag hindi nagpapadede yung nanay, ay bumibili sila ng
Yung brand doon is yung KMR, pero yung iba is goat's milk. Ayun. Alternative milk or milk replacer ng mother cat. Pero this time, buti na lang nagpa-dede si Tala. Kasi dapat within 24 hours ay nakapagpa-dede yung mother cat sa kanyang kittens. Kasi ito yung magbibigay or nagpapalakas ng immune system para mas maging healthy itong mga kittens. Ayan, so ayan. Pero guys, meron pong bad news. At ang bad news ay, ayan, kung napansin nyo ay isa na lang yung pinapadede ni Tala. At ito po ay pang 3 days, yan, 3 days old na nung kitten. Isa na lang po ang naiwan dahil namatay po si, yung isa, wala pa naman akong pangalan. Namatay po at di ko alam anong dahilan. Ganun talaga guys eh. Minsan ginawa mo na lahat pero yun, wala, nawala pa rin or namatay pa rin. Kaya minsan, ganun talaga. Alam ko maraming mga fur parents ang nakakaintindi sa atin na healthy naman yung kitten pero kasi yun yung ano eh, yun yung 1 week ng kitten eh, yung 1 week days ng kitten is yun yung ano eh, yun yung ano pa sila, sensitive pa sila, yun yung period na kung saan ay ano, critical pa yung stage nung kitten within 1 week. So kailan makasurvive sila doon. Kaya napakahalaga yung ina-assist natin sila mag-dede. Kung ayaw magpa-dede ng nanay, kailangan minsan umabot sa point na fino-forced feed mo, inaalalayan mo yung kitten para makapagpa-dede yung nanay o makadede sila sa nanay nila. So this time, ito ay si ito'y anong ilang days na to, mga 10 days. Ayan, mga 10 days na po ito guys. Kasi nanganak po si Tala nung January 23. Ayan, so ito yung time na pang 10 days na ng kitten. Ayan, so healthy na po siya, na nalampasan na niya yung critical stage. Ayan. So, lagi mo siyang, ano guys, i-monitor, i-observe kung nagpapadede yung nanay. Mga every 2 hours, kailangan mo siyang i-check. Kailangan nakapagpadede yung nanay every 2 hours. Ayan. So, ito yung time na bumuka na yung mga mata niya. 10 days pa rin yan guys ha. 10 days. 10 days. Yan, bumuka na yung mata niya. So, healthy po. Yan, mabigat. Mabigat siya, mabilog. Ayan, at sobrang maliksi niya. So, yun yung mga tinitignan natin na healthy yung kitten. Super cute. Ayan. Kinakagat niya yung mga mga daliri ko. Ayan. So, 2 weeks po ay lumabas na po siya sa nest box. Ayan. Pero, inaalalayan ko rin po siya at lagi kong chine-check kasi tinadala siya ng nanay niya sa ilalim ng kama ay sobrang ano po nun, alikabok. Ayan, kaya yun yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ringworm yung kitten. O kaya minsan dahil mismo sa gatas ng nanay, madumi. Ayan, kaya kailangan silang i-deworm. Ayan, so mga 2 weeks na po yan at binabalik ko pa rin siya sa nest box kasi mas malinis. At ayan, gustong-gusto na niyang lumabas. Ayan, so kita na yung color niya, cream. Kulay cream po siya. Manang-mana talaga siya kay Tala. Like, at nakita ko na rin yung gender niya.
kung hindi ako nagkakamali, male siya. Ayan, male. Male yung gender niya. Ayan. Ayan, so buti masipag magpa-dedate si Tala kasi napakahalaga po kung gusto mo maging healthy yung kitten, kailangan lagi siyang nakadede sa nanay niya kasi doon niya kinukuha yung nutrients niya. Doon yung nagpapalakas sa kanila at doon yun, ito rin yung dahilan para mabilis silang lumaki. Yung iba, sinusuportahan nila ng milk replacer, pero ako hindi na kasi solo na lang siya eh. Marami ng milk si Tala at solo niya yung milk ng nanay niya. So, yun lang po guys. Ayan, so i-update ko na lang kayo ulit sa mga videos nung kitten. Ayan, so thank you so much guys for watching. See you again sa next video at i-update ko naman kayo sa mga kittens ni Luna. Ayan, excited akong i-update kayo sa mga kittens ni Luna. At sobrang good news yun guys. So keep on watching and subscribe for more. See you!